Ako si Carlo. Gumagamit ako ng bataw. At ako, addict ako. Addict sa'yo. Alam mo, palagi kong ginugoogle maps yung bahay niyo. Number 31B, Palyokan West, Batangas City. At palagi, sa aking biyahe pa uwi, hindi maaaring hindi ako pipilit na dumungaw sa bintana ng jeep para masilip ang loob ng compound niyo. Tinatanaw ko ang bintana ng iyong kwarto. Pinapangarap kung kailan mo kaya ako imbitahan pumasok sa loob ng bahay niyo. Kailan mo kaya ako imbitahan maging bahagi ng buhay mo? Kailan mo kaya ako ipapakilala sa nanay at tatay mo? Ito po si Carlo. Adik sa akin to. Pag di pa to tumikil, papakasalan ko to. Ako yung bodyguard na hindi bayad. Yung Anghel de la Guardia ang hindi nakakalipad. Ako ang pinakamasidhimong fan. Mala House Speaker Pantaleon Alvarez kay Duterte. Kahit mali na, susundan. Ako ang anino mo sa school, sa gym, sa public library, sa church, sa mall, ultimo, sa pag-grocery. Sarap sigurong ikwento sa mga magiging apo natin to, no? Kung paano nagsimula tayo sa pagsasalisihan sa mga pasilyo ng surf, breeze, at tide. Hanggang nauwi tayo sa You May Now Kiss the Bride. Pero sa tuwing mapapalapit ang pag-orbit ko sa'yo ng kahit ilang metro, may malakas kang gravity na humihila ng milyong-milyong asteroids at bumabagsak sila sa utak ko. Winawasa ka nga ang pagiging kalmado. Napapraning ako paano pag ganito, para pag sinabi mo to, para pag tinanong mo kung ako nga yung naglalagay ng Graham ball sa bag mo. Ganun lang talaga kasi sinasamba kita kaya kailangan may alay. Para pag tinawagan mo yung cellphone number na palagi nagte-text sa'yo ng kung ano-ano. Halimbawa, I think I shall never see a line as lovely as the line where the sky meets the sea until I saw your kilay. Para pag tinawagan mo yung cellphone number na palagi nagte-text sa'yo ng kung ano-ano at nag-ring yung cellphone ko sa harap mo. Paano kapag yung nabisto na punong-puno ng mga saved images mula sa Facebook profile mo ang memory card ko? Paano pag ganito? Para pag sinabi mo ito? Para pag... Pasensya, hindi ko naman motibo matakot ka sa mga text, sulat, saraha, at watataps na natatanggap mo mula sa akin. Hindi naman para maging sakit ako ng ulo mo o maging sanhin ng di pagtulog mo. Kaya ko lang naman ginagawa lahat ng to para maramdaman mo palagi may nagbibigay halaga sa'yo. Na sa malupit na mundong ito ay may isang ako, isang anino na bumabagtas sa bawat landas na nilalakaran mo at hindi ka papayagan masaktan. Kahit ikaw, sinasaktan mo ko. Oo, sinasaktan mo ko. Sa mga pagwawalang kibo, sa mga pagsasawalang bahala, hindi porke sanay ka na hindi sa akin mag-reply, ay sanay na rin ako na hindi maghintay. At akala mo, hindi ko nakikita na yung mga love letter kong pinaghihirapan, dinidiretso mo lang sa basurahan. Sayang naman yung lettering. Alam mo, minsan nilagay ko na lang doon, alamat ng saging, total, alam ko namang hindi mo rin babasahin. At akala mo, hindi ko natanaw na yung pinag-ipunan kong isang Tupperware ng Graham balls, ibinigay mo lang sa badyaw. 8 peso per peraso. Sana stick ko na lang yung binigay ko sa'yo. Tinatawanan ko na nga lang madalas, pero oo, nasasaktan ako. February 4, Sabado, sinundan kita sa loob ng Cinema 2, Guardians of the Galaxy. Napaibig na rin akong bumili para, alam mo yon, masabi ko naman sa aking sarili na kahit minsan nakasama na kitang manood ng sine. Kahit di tayo magkatabi, pumwesto ko sa silila eksakto sa likuran mo. At nang naamoy ko ang malapiya words back sa patalastas ng Downy na halimuyak ng mga bulaklak na bumabalot sa'yo, may kung anong baliw na ideya. Yung anit ko ay bumuka at parang cartoons may lobas na bumbilya. Ting! Bakit ba hindi ko nalang sabihin sa'yo? Simulan na natin ang forever na to. Magkaalaman na. Alam ko hindi galto yung tipo mo sa lalaki na pagmumuka, pero pag siningkit mo ang iyong mga mata at pumihit ka ng konti pa kaliwa, hindi ba? Hindi ba medyo Daniel Padilla? Pero bago pa ako nakapagsalita, may tumabi na sa'yo. Ang bawat hakbang niya ay sigurado para bang napag-usapan niyo na talaga na dito magtatagpo. Pamilyar sa akin ang lalaking to. Parang kasama siya sa top 20 names ng mga lalaking itutumba ko. Ito yung mga fuckboy na palaging pinupusuan yung DP mo. Habang ang mga video sa pelikula ay tinatangkang ang kalawakan nila isalba. Ay tinatangka kong magkaroon ng tapang. Habang ang aking kalawakan ay sinasakop ng iba.
Hindi ba ito sakop ng anti-piracy law? Kapag ninakaw sa sinehan yung babaeng mahal mo? Hindi ko na natapos yung pelikula. Hindi ko na natapos yung pelikula na malayang ko na lang dinila ko ng aking mga paa sa isang lugar na palagi ko nakikita pero hindi pa nakakapunta. Number 31B, Palyokan West, Batanga City. Nag-over the backlog sa compound nyo at ang lakas ng loob ko. Kung meron man sa akin sisita ay matigas yung alibay ko. Pokemon Go! At sa impact na nga yung pagbagsak ay may kung anong humigpit na tornilyo. Hindi mo naman kailangan mauntog para matauhan. Minsan sapat nang mahulog sa taas na 4 na metro. Sa puntong yon, ko napagtanto na ang tanga-tanga ko. Ang dami-daming isda sa karagatan, ba't nagpapaka-spicy sardines ako sa'yo? Bakit ako naging isang Ash na na-stuck sa isang Pikachu? Ang dami-dami kong pagpipilian, pero palaging I choose you. Ang sayang lang ang effort, ang oras, ang 5 piso araw-araw na pag-a-Gatsby-wax ko. Ilang legendary Pokemon na kaya nakalampas sa akin kakasunod-sunod ko sa'yo. Kailangan kong maghabol. I gotta catch them all. At dito nagsisimula ang kwento ng pagka-addict ko sa bato at ng pagre-rehab ng sarili ko mula sa pagkahibang sa'yo. So nagpaikot-ikot ako sa paligid-ligid ng bahay nyo. Selfie, ganyan. Che-check yung mga pinto. At natuklasan ko na bukas yung bintana ng banyo ninyo. At may nakapatong na bato. Yung panghilod. Kinuha ko to. Remembrance, souvenir, memento, kontento na ako dito. Hindi ko man nakuha yung puso mo, nakuha ko naman yung panghilod mo. Parang same thing lang din naman kasi parehas lang silang bato. Kinakabahan lang talaga ako kapag gumagamit ako. Kasi bukod sa posibilidad na sa tatay mo pala to. Ang talagang punto nitong tula ay kung gaano kadali ang mapagkamalan sa mga panahong ito. Ako si Carlo, gumagamit ako ng bato. Ang tanging hiling ko, pag isang araw lumabas sa balita na tagpuan ang duguan kong katawang nakabulagta, hindi ka manahimik magkibit balikat o mag-iwas ng mata. Dahil kung masakit na nga ang magmahal ng isang tao na hindi ka gusto, baby, mas masakit ang mamatay sa isang bayang walang pakialam sa'yo.